Nagbabalik pa rin ho ang Stay at Home WWD plus Jesus Part 2 ng ating concert telethon online para sa ating parokya San Rafael Arcangel. At sa oras na ito, tayo patuloy na nananawagan sa mga nanonood. Huwag lang like ng like, huwag lang scene ng scene. Magtahit na rin tayo ng ating mga pledges. Gayong ang mga government employees ay nakatanggap na daw, balita ko, ng mid-year bonus. No? Mid-year bonus. Alam niyo, naranasan ko na yan. Ano? Kapag wala akong kapera-pera, tapos ibibigay ko pa yung huling pera sa bulsa ko, nako, kinabukasan, doble pa yung dumadating. Try nyo ho yun, try nyo. Lalo na kapag hindi yan ang huling pera ninyo sa bulsa, lalo na kayong pagpapalain. Kaya, bunot-bunot na, kuha-kuha na, text-text na ho tayo. Salamat ho sa mga nauna nang tumulong sa atin. Nakikita ho natin sa ibaba ang ating mga pledges na nag-scroll, going, ano ba yan, right? Going right? Going left? Going left, no, yung ating mga pledges na nasa ilalim mo ng ating screens. Sa mga hindi po ho, nakababatid, ano ba nangyayari? Kabubukas lang natin ng internet, ng YouTube at ng Facebook. Ano ba nangyayari dito at nandito si Father Jeff? Eto ho, meron ho tayong number sa ibaba, GCash. Isa sa pinakamadaling paraan para maipasa po ninyo ang inyong pagmamahal. I-text lamang po ninyo sa 0927-490063. May 8 pala yun. 0927-490-8063. Yan, ang inyong mga pledges. O di kaya, pwede ho kayong mag-text sa cellphone o telephone numbers na 0933, type nyo kaya dito yon para mas malaki yung number. No? 0933-676-4859. Pwede rin sa 0919-755-8518. O, meron pang isa, 0945-490-5696. Yan. Kaya text na ho kayo at ilagay na ho ang inyong mga pledges. Pwede rin ho sa inyong FB Live. Kung kayo nanonood sa FB o sa YouTube, pwede nyong i-comment ho dun sa ibaba at ika-count ho nila yan para ho makasama sa ating tally ng ating mga pledges ngayon. Itong ating ginagawang telethon concert ay hindi na ho iba sa maraming ho sa atin na mga dumaan na rin sa maraming ganitong programa. Kaya kung nakakatulong tayo sa ibang mga bagay, nakakatulong tayo sa ibang institusyon, lalo-lalo na sana tayo makatulong ho sa ating simbahan. Kung matatandaan po ninyo, ang sa parokya ng San Rafael, ang isa sa mga parokya na hindi ho nagbawas ng office hours, ng office days, tuloy pa rin tayo mula Tuesday hanggang Sunday, 8 to 5 p.m. Sa kabila ng marami nating hamon na makakayang magpasweldo, magbigay ng payroll, pero sa kagustuhan natin na may pagpatuloy ang mga online masses at dun ho dumadaan sa opisina ang inyong mga mass intentions. Sang katerba na ho ang mga pangalan natin ngayon. Mas mahaba pa minsan ang pagbabasa ng pangalan ng mga intensyon kesa ho sa panalangin ng bayan, kesa sa consecration, nung haba-haba na. Kaya siguro, pagdating ng mga susunod na araw, kung marami pang madadagdag ng mga pangalan, baka magsisimula na tayo mag-ere, ano pa lang, mga alas 5 pa lang na madaling araw, no? Para mag-adjust tayo doon. At lahat ng iyong mga pinagdadasal, madalas nakakatuwa, dahil mula doon sa karamdaman, mas marami yung nalilipat sa Thanksgiving. No? Nahalataan ninyo yun. Madalas yung mga pangalan na binabanggit sa recovery, speedy recovery for the healing, madalas majority lumilipat sa Thanksgiving. Pero meron din ibang mangilan-ngilan naman na lumilipat naman sa mga namayapa. Pero anuman ang inyong intensyon, tanging kahilingan, pasasalamat, paghiling ng kagalingan o namayapa, tuloy-tuloy natin yung binibigyan ng daan sa ating mga misa araw-araw. Kaya ho, sa tulong din ng Social Communications Ministry ng ating parokya, nagpapasalamat din tayo sa mga miyembro nito na hindi ho tayo iniiwanan. Minsan lang may hindi dumadating na cameraman, pero natutuloy pa rin ho ang mga online masses kahit isa lang ang cameraman at pupungas-pungas na hahabol yung isang miyembro. Dumadaan tayo sa puntong iyon. Kaya kahit nasa sermon na ni Father, mali yung PowerPoint, mali yung ating framing, nandun pa rin sila kinabukasan. Bahagi po yan ng aming pangako na magiging
walang tigil ang aming paghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos. Yan. So, sana ho, nasiyahan nyo kayo kanina sa unang bahagi na ating programa, ang unang talk, yung WASH, at ang medley na, syempre, inihandog sa atin ng mga bagong-bago nating mga church workers. Yung iba nun, medyo matagal na, pero medyo may mga bago ho tayong mukha na nakikita. Yung banda doon sa bandang dulo, naalala ko dati yung programa sa Channel 2, yung palaging naka-jacket ng kulay na pula. Si Kokey, no? Ang cute ni Kuya Kenneth. Pag naka-jacket, Kokey. Pag wala kayong jacket, kamukha niya naman si ano? Si Pooh. Si Pooh. Yan. Pagka nag-wig kayo, kamukha niya naman si Kuya Renz. Yan. Kaya tatlo, 3-in-1 na personality. Yung dito sa banda rito, sa gilid, kung nanonood kayo ng mga online masses, mahalata ninyo na pinapalabas lagi kung anong gagawin sa mga Jubilee Churches. No, yung matangkad na mama dito, mukha lang humatangkad yon pero 19 lang ho iyon, no? Bata pa, bata. Siya pong bagong miyembro ng ating lector, si Kuya Harold naman. At ngayon ay marami na siyang mga bookings and mga tapings na nangyayari. No, dati, nagsisimba lang ho sila tuwing Linggo ng kanyang pamilya. Pero ngayon, tingnan nyo naman, pa-jacket-jacket na nakakulay ng bandila ng Pilipinas. Pwede kang sumali sa Santa Cruz na Reyna Banderada. Hmm? Suot mo yun. Abangan nyo yun, malapit na, baka maisingit pa natin kung kakayanan natin yung mga title sa Santa Cruzan. At isa na, meron tayo isang sagala na pwedeng sumama. Pero this time, hindi gown, jacket. Binili mo ba yon para sa pambansang awit? Tama-tama, eh, no? Sa iyo natapat yung pagdadala ng flag, tapos yun din yung jacket mo. At syempre, iba pa nating mga kasama, si Kuya RM at si Kuya Randy, yung ating mga boys doon, bahagi sila ng Calories Band. Calories Band. Isang bagong-bagong grupo na bubuwagin na ho natin. Dahil, balita ko gusto nila mag-solo. Dahil masyado na silang masikip sa mundo. Gusto na nila. May nag-iimbita doon sa isa, may nag-iimbita doon sa isa, e minsan hindi pwede yung isa. Gusto na mag-iwahiwalay na sila. No? Dahil taas na kagad ng karir nila. No? Taas ng karir. Kaya salamat, Calories Band, together with Kokey and ano, joke lang kuya, baka hindi ka na bumalik. May driver pa naman yan, driver ni Father Bonnie. Nandiyan ba siya, yung driver mo? Wala, wala. Joke lang ha. Pag binibiro kita, ibig sabihin, mahal kita. I love you. Ngayon naman, sa pangalawang pasok ng ating topic, di ba, yung wear, pagsusuot. Nauso ang pagsusuot ng face mask, face shield. Kung babalikan natin ang araw-araw natin na nakalipas sa isang taon, bago tayo lumabas, talagang merong kung dati, nalimutan yung cellphone, babalikan, nalimutan yung wallet, babalikan. Ngayon, nalimutan, na face mask, naku, walang face shield. Minsan, dahil nalimutan natin, dun pa tayo bibili na mismo, sa mismo pupuntahan natin. Bakit nga ba mahalaga itong isinusuot na ito? Ano ba ang bagay na dapat nating tignan, kahalagahan nitong bagay na ito, kung bakit natatakpan nito ang ating mga mukha? Kapag ba tinatakpan ang mukha, nalalayo ka na ba sa lahat ng mikrobyo? Kapag ka ba natatakpan ang ating itsura, malalayo ka na sa anumang kapahamakan. Panoorin muna natin ang isang video galing din sa isang kinikilala nating mahusay na magbigay ng homilya mula sa ating diocese, Diocese of Antipolo, isa sa mga Jubilee Churches na palagay ko napuntahan na ho ng iba. Ang parish priest ng San Ildefonso de Toledo Parish sa Tanay Rizal, Monsignor Rigoberto de Guzman. May God deign to give me the grace of speaking and you the desire of hearing. Pagkalooban nawa ako ng Diyos ng grasyang magsalita at kayo ng hangaring makinig. Walang lihim na di mabubunyag at walang itinatagong hindi malalantad. Lagi nating naririnig. Alala ko lang yung folk song na hinaluan na rin ng English. Filipino folk song, hinaluan na rin ng mga salitang English.
Ay-ay, salidumay, salidumay, diway. Lipistick ka ng lipistick, di ka naman nag-brush your teeth. Ay-ay, salidumay, salidumay, diway. Eh, di naman kasi masyadong nakikita yung ngipin eh. Daanin mo na lang sa lipstick, daanin mo na lang sa ngiti, kapalan mo na lang yung paglalagay ng lipstick. Huwag ka na lang magsalita para hindi maamoy ang hininga. Ngayon naman, may panibagong twist. Hindi na masyadong pinagkakaabalahan ang labi. May face mask na kasi. Kaya hindi gaanong makikita. Kaya ang pagagandahin, ang kukulayan, i-enhance naman ay ang mga mata. Kilay. Pilik mata. Tingin pa lang, ayos na agad. Uso na rin ngayon yung mga lalaking hindi nag-aahit. Pinatutubo, pinahahaba ang balbas. The quarantine chic. The quarantine look. Yung iba, hindi na rin nagsisipilyo at hindi na rin naliligo masyado. Eh bakit pa? Naka-online naman eh. Hindi naman maamoy ng mga tao. Hindi na yan mapapansin. Tipid pa sa tubig. Diba alam naman natin, work from home, learning from home, kaya naka-school uniform pa rin, long sleeves at kurbata, kagalang-galang, pormang-porma sa itaas, pero naka-shorts o naka-underwear pababa. Hindi naman makikita eh. Pagandahin na lang natin yung nakikita. Yung iba, baliwala na lang. Hassle eh. Effort pa eh. Sayang sa oras eh. Sinimulan ng mag-ayos, hindi pa sinagad, hindi pa binuo, hindi pa nag-ayos ng buo. May narinig akong usapan sa balita, ayon sa isang mental health expert, bahagi pala ng mental health, yung dati mong routine na ginagawa bago mag-aral, bago magtrabaho, bago sumabak sa interview, sa conference, kahit online pa yan, dapat ginagawa pa rin natin. Way of psyching up your brain, stimulating your brain. Gigising ka ng maaga, maliligo, maghihilamos, magsisipilyo, magdadamit ng maayos, kakain ng masustansyang agahan bilang paghahanda sa bagong araw. Kahit na hindi mapapansin ng iba. Nakakatulong pala sa ating utak, nakakatulong pala sa ating mental health. The inside and the outside becoming one. The harmony of the inside and the outside. Walang split, walang disconnect. Dati kapag ang bata nagsalita ng masama o malutong na nagmura, isinusubo ng magulang yung sabon sa bibig ng bata. Tatandaan niyo yon. Nga, lika nga dito, maisubo nga yung sabon sa bibig mo para bang sinasabon yung dila ng bata. Kapag nasabon na ba ang dila, lilinis na ba yung kalooban? Not necessarily, pero paraan ng pagdidisiplina para yung pait, yung tindi ng lasa ng sabon, maaalala bago subukan uling magmura. Huwag na lang sigurong hahayaang gayahin ang Pangulo. Yan, mga palabas pa lang yan. Paano pa kaya ang kalooban? Paano kaya sa kabuuan ng ating buhay? Maaring hindi nalalaman ng ibang tao
Ngunit, hindi pala malilihim sa Diyos. Naikwento ni Father O'Shea ang karanasan niya habang nagsisikol sa isang mamang naghihingalo. Tahimik na tao ito. Ngunit dahil mag-isa lamang siya kasama yung pare, nagbukas siya ng kalooban kay Father, maraming kwento. Salita siya ng salita, kahit yung pagkakakilala sa kanya isang tahimik na tao. At nasabi na lang niya sa huli, Padre, wala akong natatandaang sinaktang sinuman sa aking buhay. Mukhang totoo naman sa pagkakaalam ni Father. Pero may idinagdag pa yung mama. Pero wala rin akong nagawang mabuti kanino man. At mababakas yung matinding panghihinayang sa kanyang mukha. Buhay na itinago lang para sa sarili. Hindi na ilaan sa iba. Sayang. Walang lihim na di mabubunyag at walang itinatagong hindi malalantad. Masisiwalat lahat sa sangmaliwanag. Natatakot ba ako na mabubunyag yung aking pinakatago-tago? Natatakot akong ma-blackmail? Natatakot akong mabuko? Natatakot humarap sa totoo? What are our fears? Saan ang gagaling ang mga takot natin? Hawak ba ako sa leeg? Sino bang humahawak sa aking pagdidesisyon, sa aking mga kilos, at sa aking paninindigan? May sinasabi si Sister Megan McKenna tungkol sa Ebanghelyo. Pwede nating baunin sa puso. Huwag matakot sa may kapangyarihang pumatay lang ng iyong katawan. Mas matakot ka sa may intensyong lasunin ang iyong kaluluwa at ilayo ka sa Diyos. Kaya ingat-ingat tayo. Doon sa may mga intensyon na ilayo tayo sa Diyos. Wala tayong dapat katakutang sino man sa daigdig. Ang katatakutan lang natin ay yung pagtatalikod natin sa ating pananampalataya. Sa pangalawa nating topic na wear, syempre nagpalit ako ng wear. Nagpalit si Father ng t-shirt para madagdagan ang mga magbibigay. O, dagdag na kayo ha, nagpalit na ako ng t-shirt, nagpalit na ako ng polo shirt, o wear, orange shirt. O, kakulay ko yung kotse. Hindi ko ito sinusuot eh, pag nakagamit ko yung kasi para akong model nung kotse. Anyway, yung pagsusuot ho, pagsusuot. Nabanggit ni Monsignor kanina na maraming tao ngayon ang hindi na particular sa mga sinusuot. Hindi na tayo nagsusuot ng formal, ng kumpleto. Hindi na tayo nagsusuot ng kompleto nating uniform. Hindi na tayo nagsusuot ng kompleto nating hygiene. Hindi naliligo, di naman halata eh. Hindi na nag-show shorts kasi di naman kita. Hindi na lalaban yung polo kasi hindi naman maaamoy. Hindi na magto-toothbrush kasi hindi naman maaamoy. Hindi na tayo nagsusuot ng tamang suot dahil hindi naman nakikita. Kaya nga, binigyan diin dati ni Monsi yung lipstick. No? Okay lang mag-lipstick ka kahit di ka nag-toothbrush kasi mapula naman ang uso mo. Okay lang na yung labi mo, ipa-opera mo para maging mapintog-pintog. No? Parang pinatabang
pinatabang linta na kulay pula. No, may mga ganun tayo napanood na nagpataba ng labi, nagpataba ng nguso, nakaw kung anong nangyari. No, sinaksakan ng petroleum jelly yung nguso, yung labi, at lalong namusarga. No, hindi lang kamukha si Angelina Jolie. Yun yung pangarap nila eh. May mga pinaganda yung nguso at ngayon pag nagsisimba, ang daming magagandang kulay ng nguso. No, maraming kulay ang nguso. Pero pag narinig mo namang magmura, Diyos ko po. Pag narinig mo naman silang magsinungaling, pag narinig mo silang sumagot ng pabalang, parang sinasabi mo, hindi ako bibili ng lipstick na yun. Lahat ng ito, napalitan ng takpan nga ang ating mga labi. Kaya nga napalitan na daw yung tutok ng mga tao sa pagpapaganda, hindi na yung labi, kung hindi, yun naman daw, mata. Mata. Yung mata. Kailangan maganda yung mata kasi yun na lang ang nakalabas. Hindi mo rin kailangan magpatangos ng ilong kasi sakop sa rinatakpan yung ilong. Ang kailangan mo lang pagandahin, mata. Kaya nga kapag nagpi-picture taking, parang hindi makabuluhan pag sinabing smile. Kaya ang pinatatawa na lang natin yung mga mata. Mata. Kailangan bang ipakita lagi kung ano lang yung maganda? Kailangan bang pagandahin kung ano yung pinakikita? Kailangan bang pagandahin kung ano yung pinakikita? Paano kung tatakpan na, edi ibig sabihin, wala nang makikita. Kaya yung iba ayaw nang natatakpan sila. Ayaw nung natatabunan sila. Ayaw nung mas may sikat sa kanila. Ayaw nung mas may magaling kaysa sa kanila. Natatakpan. Kapag tinakpan mo na, wala ka na rin magandang makita. Wala ka na rin maranasang maganda. Wala ka na rin maririnig na maganda. Kasi natakpan na eh. Natakpan na, kaya gusto nila, hahawiin ka. Tatanggalin ka nila sa daan mo, nadaan nila. Tatanggalin ka nila sa mundo mo, ia-unfriend ka nila, ibablock ka nila, tatanggalan ka ng karapatan para hindi sila matakpan. Bakit? Kapag natatakpan ka ba, mawawala ka na sa mundo? Bakit? Kapag natatakpan ka ba, mawawalan ka na ng eksena sa mundo? Kamatayan na ba? End of the world na ba? Kapag natakpan ka, kapag mas magaling yung kapatid mo kaysa sa'yo, end of the world? Kapag mas maganda yung nagawa ng bunso kaysa sa panganay, end of the world? Kapag mas yumaman yung isa kaysa sa isa, end of the world? Kapag nagawa niya rin yung nagawa mo, katapusan na ng mundo, kaya tabi kayo, tabi. Kahit ipapatay ko pa kayo, kahit tadyakan ko kayo, siraan ko kayo, huwag niyo akong tatakpan. Makikita ninyo. Huwag tatakpan. Tinakpan ang bibig, tinakpan ang ilong. Natakpan din ba ang kabutihan ng ating pananalita? Natakpan din ba ang kabutihan ng ating mga ipinakikita? Sana ma-realize natin itong pagtatakip ng face mask at face shield, hindi ito nilagay sa ating mukha para makalimutan nating ngumiti. Para makalimutan nating magsalita ng malakas, na maganda. Sa binyag, nakukonsumi ako. Kapag nagbibinyag ako, napakaraming binyag nito mga nakakaraang panahon ho. Pag nagbibinyag ako, nako, ang hina-hina ng sagot. Kasi may face mask nga eh. Para bang napahina ng face mask yung boses na pwede naman din lakasan. Tinatakpan ba ng face mask ang ating mga tinig? Bakit marami sa atin hindi nag-iisip, hindi naman natakpan ng face mask yung utak? Marami dito, kanina nako, sa paghahanda namin dito sa concert, maraming mga totongak-tongak. Tinitingnan ko, wala namang face mask ang ulo. Sabi ko, ipasok mo, no? I-move mo papasok. Inilabas. Ay! Natakpan ng utak? Di naman na. Wala namang face mask ang utak. Sabi ko sa kanila, dali nyo rito yung props. Dali nyo dito kasi papalitan natin yung props. Aba, antay ako ng antay dito. Diyos ko, nagsyesta. Nagsyesta yung tatlong itlog. Tatlo ba? Apat. Tatlo't kalahati. Tatlo't kalahati. Kasama ka, Tantan. Nag-aayos kami dito eh. Nag-aayos kami. Ibang venue ho ito, sa co-op ho ito. Doon yung parokya sa San Rafael. Sabi ko, parang kulang. Ito, pakita nyo nga yung backdrop. Ito, tong kabilang ito. Ito lang ang nandito kanina. Sabi ko,
doblihin na natin dalawa. Eh, umuwi sila pagkaayos ng iba dito. Sabi ko, sabihin nyo, dalin pa yung isa. Upo daw. Nagsimula ako magsabi, mga anong oras yun? Mga 12:30? O, nakikipaglaban. One daw. One. Ngayon, may utak kayo kung anong oras. Kanina, nung namumuti ang mata ko rito, gagawa pa ako ng talk. Hindi kayo dumadating. Diyos ko po, natulog ang tatlo't kalahating itlog. Kaya nang dumating sila dito, ayan, taratarantas sa paglalagay. Adjust, adjust. I love you too. Nuuto niyo pa ako. Walang face mask ang pandinig ko. Hindi. Walang halong biro, di ba? Bakit pag natatakpan, parang tinakpan na rin ang kahulugan nun? Pinanganak ka bang ganyan ka na? Ayaw mo nang natatakpan kasi pag tinakpan, hindi ka na mabait. Hindi mo na gagawin kapag natakpan ka. Pinanganak ka na ba na gusto mo lahat, yung mga bagay lang na maganda ang makikita? At kapag tinakpan na yung maganda, wala nang ibang mapapala sa'yo. Kasama tayo sa mundong gustong laging maging maganda. Kasama tayo sa mundong gustong laging maging magaling. We belong to this world, which, no, the primary goal is to be beautiful, to be famous, to be an excellent person, kaiinggitan. We belong to this kind of world and this kind of mindset na dapat hindi pangit, na dapat hindi mabaho, na dapat hindi maliit, na dapat hindi maitim. We belong. Kung meron kang gustong makasama at makapiling ng mga kasama mo, di ba naghahanap ka ng katulad mo? Ipinanganak tayo na gusto natin meron tayong kinabibilangan. Ipinanganak tayo na gusto natin meron tayong kasama, meron tayong kauri. Kaya nga si Tarzan, si Mowgli, di ba, yung mga pinalaki ng unggoy, pinalaki ng aso, sa gubat, sa bandang dulo, nare-realize din nila, hindi pala ako unggoy. Tao ako. Pinatay lang ng leon o ng tigre yung nanay at tatay kong tao. Inampun ako ng mga apes. Si Tarzan, di ba? Sinikap siyang palakihin na magmukhang unggoy. Pati kilos niya, unggoy. Si Mowgli, kung napanood niya yung pelikula, di ba? Pinalaki naman siya ng mga asong gubat. Gusto ng mga asong gubat, kumain din siya ng laman, ng karne, ng hayop. Kaya nung mapunta si Mowgli dun sa lugar ng mga tao, ayaw niyang kumain ng kanin. Gusto niya hilaw na karne. Pero sa dulot sa dulo, nagtataka siya, bakit iba yung kamay ko sa kamay nila? Bakit yung kamay ko, 5 daliri, yung kamay ng magulang ko, walang daliri, puro kuko, may balahibo pa. Kaya sa dulo ng kwento, bumabalik si Tarzan sa mundo ng mga tao. Si Mowgli sa mundo ng mga tao. Kanino ka ba nahalo at tila ka hindi tao? Nag-stay in ka ba sa loob ng kural ng mga baboy at mukha kang baboy ngayon? Tumigil ka ba sa lugar ng mga hippopotamus at mukha kang hippopotamus ngayon? Tumigil ka ba sa lugar ng mga aso at kung makakain kay para kang aso? Tumigil ka ba sa mundo ng mga pusa at ayaw mong maligo? Saan ka ba nagtitigil at iba na ang kamukha mo ngayon? We belong sa mga kauri natin. Kung tayo'y kabilang sa lugar ng mga tao at buhay ng mga tao, tumingin ka sa salamin. Reflection. At magtanong ka kapag ibang itsura mo sa nakikita mo. Why is my reflection is different with the way I believe myself? The way I know myself. Ba't iba yung nakikita? Hindi tayo mapaghihiwalay. Ikaw ay ako. Ang aking pagkatao'y laging kadikit ang kaluluwang ito na akin din. Tayong dalawa palagi magkatambal at hindi yun mapaghihiwalay. At mahal tayo ng Diyos just the way we are. Kung ano man tayo, kung sino man tayo, kung pangit ang ugali mo, mahal ka pa rin. Takpan man ang face mask, ng face shield, alam ng Diyos kung anong nasa loob. Hindi ka man magpantalon, hindi ka kita sa online class, alam ng Diyos
na hindi ka pa rin nakasuot ng tama. Pero mahal tayo ng Diyos. Kahit nakasuot tayo ng pampari, pero salbahi tayo. Nakasuot tayo ng pangmadre, pero maldita tayo. Nakasuot ka ng pampulis, pero ikaw ang leader ng kriminal. Mayor ka, konsihal ka, politiko ka, pero ikaw ang numero unong nag-iisip ng para sa sarili. Alam ng Diyos lahat yan. Hindi man natin takpan o takpan man natin, mahal tayo ng Diyos kahit pangit tayo. Kahit walang lipstick at ang itim ng uso mo, mahal ka pa rin. Kahit hindi tayo naliligo, just the way we are, mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yon ang dapat natin laging isinusuot. At kahit hubarin sa atin yon, kahit agawin sa atin yon, matibay ka at hindi ka kayang sirain ng kahit sino. Para kang titanium. Matibay. Subok na matibay. Sinuoton ka ng kahit na anong gusto mo. Nung panahong bata ka, ikaw ang nagsusuot ng gusto mo. Yan ang sabi kay St. Peter, di ba? Dadating ang panahon. Kung dati ikaw ang namimili ng isusuot mo, dadating ang panahon, iba ang mamimili ng damit mo. Dati-rate, ikaw ang namimili ng pupuntahan mo. Darating ang panahon, hindi ka makakapili dahil dun ka papunta sa ayaw at sa gusto mo. Ngayong bata ka, kung ayaw mo magsimba, magagawa mo, diwag. Ngayong bata ka, kung ayaw mo kumain ng gulay, diwag. Ngayong bata ka, kung ayaw mo mag-aral, diwag. Makakapili ka ng gusto mong daan. Pero sa dulo ng buhay, hindi na ikaw ang pipili. Kaya dapat kung pipili ka ngayon hanggat malakas ka, dapat yung makapagpapatatag sa'yo. Dahil pagdating ng panahon sa ayaw at gusto mo, kapag hindi ka malusog ang katawan, didiretso ka sa ospital. Sa ayaw at sa gusto mo, kapag ka naging masama ka, di ka nagsimba at napariwara ka, kulungan ang bagsak mo. May mga bagay sa buhay na dapat bago natin gawin at isuot, taglayin. Isipin mo kung makapagpapatatag sa'yo yan. Anong suot mo ngayon? Lipstick lang ba? Bubuhayin ka ba ng lipstick mo? Kahit ilagay mo sa nguso mo ang isang truck na lipstick, hindi ka na ba kakabahan? Hindi ka na ba nenerbiyosin? Hindi ka na ba matatakot? Kahit nasa iyo pa ang pinakamagandang shoulder bag at mahal na mahal, kahit ikaw ang may-ari ng pinakamamahaling rubber shoes, kahit ikaw ang pinakamatinding mag-basketball, kahit ikaw ang pinakamatinding motorsiklo, na kahit hindi mo pa sinasakyan, umaandar na mag-isa. Kahit ikaw ang may-ari ng babaeng pinakamaganda sa balat ng lupa, na ang bewang ay kasing nipis lang ng ballpen, tatatag ka ba dyan? Isuot mo na lahat ng gusto mong isuot. Taglayin mo na lahat ng gusto mong taglayin. Siguraduhin mo lang sa dulo, magiging matatag ka. Born this way, pinanganak tayong gusto natin, we belong. At sana kung sino yung gusto mong makasama, yung belongingness na gusto mo, sa katulad mo ring tao. Diyos din ay naging tao. At kapag napapansin mong hindi na pareho ang reflection mo sa dapat na yun ikaw, tignan mo yung sarili mo kung tama pa. Hindi mapaghihiwalay ang ikaw at ako. Iisa yon, ang kaluluwa at ang katawan. At kahit ano man yan, tanggapin mo yan. Just the way we are, love tayo ng Diyos. At ang love na yon ang magpapatatag tulad ng titanium. Walang makabubuwag sa tibay at tatag. Where? Magsuot ng tama. Amen.